sinasabi ng mga kaaway ng mundo, ang sinasabi ng global police, si Joma Sison ay terorista. Si Joma Sison ay dapat nasapigitan. Si Joma Sison ay dapat kasama sa hanay ng mga sinusunog, kasama sa hanay ng mga binibigay. Pero ano ang katotohanan sa imperialistang mundo, mga kasama? Sa aktwal, ang tunay na kaaway ng mayumayan ng mundo ay patuloy na nakakalaya. Ang nagpatawag ng mga tikmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay patuloy na nakalaya. Ang nagpasabot ng Kosovo at Prague na si Bill Clinton ay patuloy pong nakalaya ngayon. Ang nagbuo ng pagbagsak ng Soviet Union at ng Yugoslavia at ng iba't ibang mga malayang mga bansa ay nakalaya pa rin po ngayon. Si George Bush Sr., si George W. Bush ay nagpapatuloy pa rin po sa kanilang paglaya sa gitna ng pambobomba ng Iraq, sa gitna ng pambobomba ng gintang silangan, sa gitna ng pagsuporta ng Zionistang rehimen sa loob ng Israel na hanggang sa ngayon ay nag-aalipin ng buong Palestina, ng buong gintang silangan. Pero ano ang mensahe ng imperialistang mundo? Ang dapat daw na kinukulong, ang dapat daw ginigipit, ang dapat hindi binibigyan ng pagkakataon na matamasan ang kanyang karapatan ay walang iba kundi si Joma Sison, ay walang iba kundi ang mamamayan ng mundo na ang tangi lang naman itong panawagan ay para sa pambansang demokrasya, ay para sa pagtamasa ng tunay na kalayaan ng mamamayan. Malaki po ang utang ng kabataan kay Gloria Ake, kaya kasama ko si Maria Sison at hindi kay Gloria mga paglaro at sa kanyang at sa mga public na rinunin nitong nakaraang mga panahon. Mga kasama, si Joma Sison kasama ng mga patriotikong mga kabataan ang naging daan para sa pagbubuo ng pinakamilitanteng organisasyong pangmasa ng kabataan, ang kabataang makabayan, na malinaw na naglatag ng pambansa demokratikong tungkulin